Lumabas na si Drew sa silid namin at naiwan kami ng anak ko dito. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga nalaman ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ito tatanggapin. Masakit sa akin na sa lahat ng tao, kapatid ko pa. Anak, patawarin mo ko. Pero kailangan natin umalis dito. Hindi ko na kayo makasama pa ang daddy mo. Hahanap si mommy ng tamang oras para umalis dito. Masakit para sa akin lalaki ka na hindi ba ang pamilya mo, pero anak, tiwanan na kasi ang nawala. At ang hirap ibalik, ang hirap-hirap. Umiiyak na kausap ko sa baby namin at nagsimula na namang bumuhos ang luha ko. Kahit sino siguro masasaktan din kapag nangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Lalo na kung taong minahal mo, niloko ka mula pa sa simula. Alam na niya ang lahat pero mas pinili niya na magsinungaling sa akin. Mas pinili niyang lokohin at saktan ako. Mahal ka lang niya dahil magkamukha tayo. Mahal ka lang niya dahil magkamukha tayo. Mahal ka lang niya dahil... Tama na! Tama na! Tigilan mo na ako? Sigaw ko sabay takip ng tenga ko. Paulit-ulit kong naririnig ang sinasabi ni Sanya sa akin at paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit na sa akin pa nangyari lahat ng to. Hindi na ba talaga ako magiging masaya? Wala na ba talagang pag-asa para sa akin? Buong buhay na lang ba talagang malulungkot at puno ng pagdurusa ang nangyayari sa buhay ko? Wala ba akong karapatan na maging masaya? Wala ba akong karapatan bumuo ng isang masayang pamilya? Bakit ganito? Bakit di po pwedeng maging masaya? Bakit? Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko. Yinayaan kong anak ko dahil nakahiga lang naman sa kama namin. Naglakad ako papunta sa veranda namin at nang tumingin ako sa baba, nakita ko si Sanya kinakaladkad Drew. Nasaktan ako pero may sa loob ko na nagsasabi na dapat lang yun sa kanya. Hindi ka dapat maawa sa kanya dahil hindi rin naman siya naaawa sa'yo. Huwag kang maawa sa babaeng may masamang balak sa inyo ng asawa mo. Agawin niya sa iyong asawa mo at isusunod niya ang anak ninyo. Kukunin niya sa iyong anak mo at magiging isa silang masayang pamilya. Isipin mo hindi niya deserve ang awa mo. She never treated you as her sister. Hindi kapatid ang tingin niya sa'yo. Bumalik siya dahil sa asawa mo kaya huwag kang papayag na maging masaya sila. Huwag kang maniniwala sa mga nakikita mo. Baka niloloko ka lang na Drew. Alam niya na nakikita mo ang ginagawa niya pero kapag wala ka, pinagtatak sila. Tama na. Pakiusap, tama na. Sigaw ko dahil sa dami ng pumapasok sa isipan ko at may mga narinig akong boses na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hindi ko alam anong uunahin ko, ang maingay sa tenga ko o ang sumasakit ko na ulo. Kaya naman napaupo akong bigla sa may sakit dahil bigla nang hina ang mga tuhod ko. Hanggang biglang dumilim ang buong paligid. Mivida, wake up. Mivida, narinig mo ba ako? Nagising ako dahil may naamoy ako sa mentol. Parang massage oil na mentol. Kaya naman minulat ko na ang mga mata ko. Bumungad sa akin na nag-aalala ang mukha ni Drew. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot at ang takot. Are you okay? Tanong niya sa akin. Si Adam, nasan si Adam? Natatarantang tanong ko sa kanya at mabilis akong bumangon. Mivida, calm down. He's okay. Natutulog na siya. Sabi niya sa akin. Tumayo na ako dahil natakot ako na baka may nangyaring masama sa anak ko. Baka biglaang layo niya sa akin ang anak ko. Kailangan kong maging mas alerto. Lalo na ginagamit niya ang anak ko laban sa akin. Ang dami ng mga negative na pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano ba ako magiging panatag sa ngayon. Kung may binabala ka sa amin ng anak ko, huwag mo nang ituloy pa. Biglang sabi ko kay Drew. Mivida, wala akong binabalak na masama sa inyo. Ang nais ko lang manatili ka sa tabi ko kasi mahal na mahal kita. Sabi niya sa akin. Para naging mapait na ang salitang mahal kita, simula nung nalaman ko na niloloko lamang niya ako. Nakatatak na sa isipan ko na nagsisinungaling lang siya sa akin na walang totoo sa mga sinasabi niya sa akin. Mivida, may gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin. Hindi ako nagugutom. Sagot ko sa kanya. Alam ko na galit ka sa akin, pero sana naman, pakinggan mo ko. Mahinahon pa ang sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, gusto ko kasi gusto kong sabihin ko sa iyong lahat. Sabi niya sa akin, nung araw ng kasal natin, nagulat ako dahil kamukha mo siya. Hindi ko kasi inaasahang makikita kang babaeng nang iwan sa akin sa ere. Kaya galit na galit ako sa iyo dahil ang akala ko, niloloko mo lang ako. At akala ko ikaw sa Sanya at nagpapanggap ka bilang Carolina. Pero mali ako nung gabing may nangyari sa atin, dun ko rin nalaman na hindi ikaw siya. Dahil virgin ka at siya, hindi na. Dahil may nangyari na sa amin noon pero hindi akong first niya.
Nagsagawa ko ng sarili ko investigasyon at nalaman ko na hindi talaga ikaw si Sanya. Sa bawat araw na kasama kita, doon ko nakita ang laking pagkakaiba ninyo. Kaya pilit kong tinatago ang totoo. Kung nararamdaman para sa'yo, dahil takot ako. Takot akong magmahal ulit at sa isang mukha pa rin. Pero mas malakas ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na mahalin ka. Kwento niya sa akin. Pero nagsinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ko mapigilang sabihin yon sa kanya. Dahil takot ako. Takot ako na iiwan mo ko. Kagaya ginawa ko lahat para itago sa'yo tungkol sa nakaraan ko. Pero bigla siyang bumalik at tinatakot niya ako na sasabihin niya sa'yo ang totoo. Hindi ko kaya mabida. Hindi ko kayang sabihin sa'yo at hindi ko kayang malaman mo ang totoo. Dahil alam ko, iiwan mo ako. Alam ko na hindi ka naniniwala sa akin. Pero mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Sabi niya sa akin at bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko. Parang dinudurog ang puso ko habang nakatingin sa kanya na umiiyak at nakaluhod sa harapan ko. Pero pinipigilan ko ang sarili ko habang nakatingin lamang sa kanya. Hindi ko kaya. Carolina, hindi ko kaya kapag iniwan mo ako kaya please, huwag mo kong iiwanan. Sabi niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Okay lang sa akin na magalit ka sa akin. Kamuhian mo ako pero huwag mo kong iiwan. Tatanggapin ko ang lahat ng galit mo sa akin. Magiging alipin mo ako kung gusto mo. Ang mahalaga sa akin ay nasa tabi ko kayo. Kayo ni Adam ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Humahagulhol na saan niya sa paanan ko. Hindi ako nagsasalita kahit na nagpapaliwanag siya. Sa akin, kahit umiiyak pa siya ay hindi ko kayang tanggapin ang mga naging paliwanag niya. Hindi ko alam pero parang naging manhid ako bigla na kahit umiiyak siya ay nakatingin lang ako sa kanya. Umurong ang mga luha ko kanina. Ang luha nagbabadyang bumuhos bigla na lamang nawala. Kung talagang mahal mo ako, ay hahayaan mo na akong umalis. Hahayaan mo ako maging maayos at maging masayang buhay ko. Kasi sa ngayon hindi ko na kayang maniwala sa'yo. Hindi ko na kayang sabihin na okay lang tayo. At lalo hindi ko kayang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Kasi hindi ko kayang ibigay yun sa'yo eh. Kapag tumagal pa ako sa tabi mo, baka mabaliw na ako. Baka tuluyan na akong mawala sa'yo. Sabi ko sa kanya. After 2 years, Archer Drew's POV. Sir, tumatawag po si Manang. Umiiyak raw po si Adam at ayaw pong tumahan. Sabi sa akin ng sekretary ko. Katatapos ng meeting ko at hindi ko dala ang phone ko. Ikaw nang bahala dito. Sabi ko sa kanya. Okay po sir. Sagot niya sa akin dahil alam niya na kailangan ko nang umuwi. Nagmamadali ako lumabas sa office ko. Para sa akin priority ko ang anak ko. Nagmamaneho ako pa uwi sa bahay. At pagdating ko umiiyak na si Adam. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya. Adam, Daddy is here. Tawag ko sa kanya. Dada? Tawag niya sa akin. Mabilis ko naman siyang kinuha sa nag-aalaga sa kanya. Bakit umiiyak ang baby ko? Malambing na tanong ko sa baby ko. Di ko alam ba't ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Siguro hinahanap ka niya. Kita mo, tumigil na siya ngayon na nandito ka na. Sabi sa akin ni Manang. Adam, you miss Daddy? Tanong ko sa kanya. Inalikan naman niya ako sa pisngi. Kaya naman napangiti ako at pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Tawa siya ng tawa. Sa 12 to, naging priority ko ang anak ko. Sana bumalik na siya kasi kailangan siya ni Adam. Malungkot na sabi sa akin ni Manang. Umaasa rin po ako, Manang. Sabi ko rin sa kanya bago kami umakyat ni Adam sa salid namin. Ang palayain siyang isa sa pinakamasakit na ginawa ko. Mahal ko siya pero hindi ko kayang sinisira niyang sarili niya dahil sa galit niya sa akin. Hanggang ngayon umaasa kung babalik pa rin siya. Nababalikan niya kami ni Adam. Hanggang ngayon umaasa pa rin si Daddy'ng babalikan tayo ng mommy mo, baby. Nababalik na siya sa atin. I miss her so much. Walang araw na hindi ko namimiss ang mommy mo. Mahal na mahal ko siya, anak. Pero hindi kasi sapat ang pagmamahal ni Daddy para manatili siya sa tabi ko, sa tabi natin. Umiiyak na kausap ko sa anak namin. Tanggap ko itong resulta ng mga maling desisyon ko noon. Dahil ako rin lang ang may kasalanan kung bakit ko ito nararanasan. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, ginawa ko na. Pinalitan ko ng damit ang anak ko dahil bala ko nang mamasyal na lang kaming dalawa. Ang gwapo talaga ng anak ko, manang-mana sa Daddy. Pabirong sabi ko sa kanya. Napangiti na lang ako dahil ang ganda rin ng ngiti niya sa akin. Kaya naman hinaligan ko siya. Let's go na, baby.
Sabi ko sa kanya. Pagbaba namin, nasa baba rin si Manang. Manang, sumama na po kayo sa amin. Kasama rin po namin si Daddy. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nako, kayo na lang. Sagot niya sa akin. Ayaw mo lang yata makita ang Daddy ko eh. Pabirong sabi ko pa sa kanya. Tumataas ang presyon ko kapag nakikita ko ang Daddy ko. Sagot niya sa akin. Sumama ka na po, Mommy. I mean, Manang pala. Pangasar ko sa kanya. Ikaw talaga, nakuha pa akong asarin. Matanda na ako para sa gusto ng Daddy mo. Sabi niya sa akin. Baby Adam, ayaw sumama ni Mamita sa atin, no? Talagang ginagamit mo tong gwapong batang to. Sige na, sasama na ako. Napilitan sabi niya sa akin. Tumawa lang ako dahil alam ko na hindi niya kayang tiisin ang anak ko. Sa loob ng 2 taon, si Manang naging ina ko. Siya ang kasama ko, ang gumagabay sa akin at ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ko. Lalo na sa mga panahong lugmok ako dahil nagsasabay-sabay ang lahat ng mga problema ko. Flashback. Drew, umalis na siya. Umalis na si Carolina. Bungad sa akin ni Manang. Di ako nagsasalita dahil ayokong tanggapin na iniwan na niya ako. Mabilis ako umakit ang salid namin at totoo nga, umalis na siya. Kagad kong niyakap ang anak ko at umiyak ako ng umiyak. Archer, alagaan mong anak ko. Babalikan ko siya. Sa ngayon gusto ko munang hanapin ang sarili ko at hayaan mo sana ako. Alam ko hahanapin mo ako pero please, huwag mo na akong hanapin dahil babalik ako. Babalikan ko ang anak ko. Basa ko sa sulat na iniwan niya. Kahit na iniwan niya ako, nagpapasalamat pa rin ako dahil iniwan niya ang anakin ng anak namin. At alam ko babalik siya. Babalikan niya ako. Maghihintay ako kahit gaano pa kahirap, maghihintay ako. Sa bawat araw na dumaraan, mas naro nagiging mahirap sa akin. Hindi ko alam paano ko ba ayusin ang buhay ko. Binalot ng takot ang puso ko dahil natatakot ako na baka hindi ko mapalaki ang anak ko ng maayos. Kaya naman lagi ako uminom sa gabi para makatulog ako. Iho, magpakatatag ka para sa anak mo. Alam ko mahirap pero kayanin mo dahil babalik siya. At naiintindihan ko kung bakit siya umalis. Lagi mong isipin mahal ka niya kaya siya umalis. Sa totoo lang, di natin maintindihan ang nararamdaman niya dahil wala tayo sa posisyon niya. Walang masamang umiyak, walang masamang uminom, pero alam mo rin kung kailan din dapat tumigil? Sad sa akin ni Manang. Tama siya. Hindi ko na maintindihan dahil hindi ko naranasan ang maranasan ni Carolina sa piling ko. Alam ko na mahirap para sa kanya na ako ang kasama niya. Dahil masama akong tao, dahil nga wala akong kwenta kaya naman, inisang lagok ko ang alak sa nahawa ko. Magpapakalasing ako ngayon dahil ipinangako ko sa sarili ko na ito na ang huling araw na gagawin ko to. Uminom ako ng uminom at may iniinom na rin ako na gamot. Gusto kong mawala itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Nagising ako at nakaupo ako sa tabi ng mommy ko. Mom? Tawag ko sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Nakangiting sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Mom, iniwan ko ang babaeng mahal ko tapos iniwan mo rin ako? Bakit niyo ba ako iniiwan? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Sorry anak, kung iniwan kita pero palagi ako nasa tabi mo at ang babaeng mahal mo babalik siya. Intayin mo siya. Sa ngayon alagaan mo ang apo ko. Kailangan ng apo ko ang daddy niya. Sabi niya sa akin. Aalis po ba kayo? Iiwan niyo po ba ako ulit? Tanong ko sa kanya dahil tumayo siya at naglakad papunta sa may pintuan. Kailangan ko nang umalis anak. Mahal na mahal kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Mom, please don't leave me. Please? Umiiyak na tawag ko pa sa kanya. Mahal kita, anak ko. Mahal ko kayo ng kuya mo. Sabi niya sa akin at tuluyan na siyang lumabas sa salid ko. Mom! Mom! Umiiyak na tawag ko sa kanya. Salamat sa Diyos at gising ka na. Nag-aaral lang mukha ni Mommy. Ni Manang ang bumungad sa akin. Nasaan po si Mommy? Tanong ko sa kanya. Mommy? Mo? Nagtatakang tanong niya sa akin. Kaya naman doon ko napagtanto na panaginip lamang pala ang lahat. Nasaan po ako? Sinugod kita dito sa ospital? Takot at takot ako dahil 2 araw kang tulog. Huwag mo nang gagawin yun ha? Wala ka nang iniinom na gamot at uminom ng alak. Isipin si Adam, ang anak mo. Kailangan ka ng anak mo? Umiiyak na sabi sa akin ni Manang. Sorry po, huwag na po kayong umiyak. Okay lang ako, Manang. Hindi ko na po gagawin yon. Pangako, aayusin ko na po ang buhay ko. Sabi ko sa kanya. End of flashback. Tuwing binabalikan ko, ang ginagawa ko ngayon, naiinis ako sa sarili ko. Dahil kung sakaling natuluyan ako, sino mag-aalaga sa anak ko?
Paano na si Adam? Lalo na noong mga panahon na yon, doon ko natuluyang pinutol ang pagiging Evans ko. Na siya rin pagbukas ng bagong kabanata ng buhay ko bilang isang De La Cruz. Mabuti naman at sinama mo si Veron, anak. Nakangiting sabi ni Daddy pagdating namin sa restaurant. Napilitan lang po si Mommy, Dad. Nakangising sabi ko sa kanya. Tigilan niyo nga ako. Saway niya sa amin na tatanggalit na siya. Taguan pa ng feelings. Natatawa naman sabi ng kuya ko. Kayo talaga. Mali talagang sumama pa ako dito. Sabi ni Manang at mga alis na ito. Pero bigla na lang siyang hinila ni Daddy. Natatawa na lang kami ng kuya ko. Masaya akong buo na kami. Di ko naman lubos maintindihan ang lahat ng ginagawa ni Mommy ay tinanggap ko na lamang. Dahil mas mahalaga sa akin nalaman ko ang totoo. Akala ko talaga noon siya ang tunay na daddy ni Carolina. Pero ako pala talaga ang tunay niyang anak. Mabuti na lang di ko sinunod ng utos sa akin noon. Ang utos na pabagsakin ko ang kumpanya ng tunay kong ama. Pinalabas pala ni Mommy na matay si kuya nung pinagbubuntis niya ito. Kaya nang pininiwalaan ni Daddy. Ang hindi ko lang maintindihan kung paano ako nabuo. Lalo na 2 taon lang ang tanda sa akin ni kuya. Pero kung wala siguro si Carolina, baka nagawa ko ng pabagsakin siya. Muntik ko nang saktan ng daddy ko, kaya't masasabi ko na talagang malaki at marami ang nagbago sa buhay ko. Simula na makasama ko si Carolina. Habang nakatingin ako sa daddy ko at kay Manang, hindi ko maiwasang mamiss ang asawa ko. Ngayon ko na-realize na hindi ko pala talaga binigyan ng oras ang asawa ko noon. Sinasabi kong mahal ko siya pero kulang pa pala yon. Hindi pala dahil sa sinasabi ko na mahal ko siya ay ganun na, na dapat ay confident na ako. Ang pagmamahal pala dapat may kasama ring oras, dahil hindi pala sapat na sabihin mo lang na mahal mo yung tao. Noong nawala ang asawa ko, doon ko isa-isang nalaman ang mga pagkukulang ko sa kanya. At sobrang dami pala talaga. Ngayon ko naiintindihan ang lahat kung bakit nais niyang iwan ako. Anak, may plano ka na ba sa next birthday ng apo ko? Tanong sa akin ni daddy ko dahil next week ng birthday niya. Wala pa po, Dad. Hindi ko rin kasi alam eh. Siguro kagaya pa rin ng dati. Sa orphanage na lang ulit natin i-celebrate, sagot ko sa kanya. Magandang ideya yan, anak. Nakangiting sagot ni daddy sa akin. Saan po tayo pupunta, Dad? Tanong ko sa kanya dahil tapos na kaming mag-lunch. Saan mo ba gusto? Tanong niya sa akin. Doon na lang po kami sa play zone para naman po makapaglaro siya. Alam ko na matutuwa siya doon. Sige, mag-iikot lang kami ni Veron. Kami naman ni Dian ay mag-grocery. Sabi naman ni kuya. Nagsasama na kasi sila ng girlfriend niya pero hindi pa kasal. Ayaw pa kasi ni ate dahil hindi pa raw siya handa. Masaya ako sa kuya ko dahil laging maayos ng buhay niya. Nagpaalam ako sa kanilang pupunta kami ni Adam sa play zone. Safe naman na may makakita sa akin dahil ino-open ko na ang buhay ko sa publiko. At may kasama akong bodyguard sa hindi kalayuan lang. Alam ko marami nagtatanong kung si Lucille ba ang mami ni Adam at tininaw ko na sa kanila na hindi kami tunay na mag-asawa ni Lucille. Kaya naman hinahanap na nilang asawa ko. Kung nandito siya, ipapakilala ko siya pero huli na ang lahat dahil naging duwag ako ngayon. Naging duwag ako na ipakilala siya sa publiko. Alam ko na may mga reporters na nasa paligid. Hindi ko kasi inaasahan na magiging top ang company ko ngayong taon. Kaya naman nasa akin ang atensyon nila ngayon. Hi po, Mr. De La Cruz. Ang gwapo po ng anak ninyo. Nakangiting sabi sa akin ng isang babae. Thank you. Ngumiti ako sa kanya. Kalaro kasi ni Adam ang anak niya. Mabilis na maglakad si Adam at talagang makulit na siya. Takbo doon, takbo dito ang ginagawa niya. Kaya madalas sumasakit ng balakang ni Manang kakahabol sa kanya. Kahit ang babysitter niya lagi nilang pagod. Kaya naman may parating na isa pa sa sunod na linggo. Si Papa ang kumuha sa kanya. Aware na ako ng isa pang babysitter niya. She is a mute at wala namang problema sa akin basta't ang mahalaga. Tumagal din kami isang oras dito sa play zone bago kami nagpa siyang umuwi. Habang palabas kami ng mall at lalakad papunta sa parking lot, may nakita akong babae. Kilala ko ang likod niya kaya naman wala sa sarili kong sinundan siya. Pero bigla na lang siyang nawala. Anak, posible kayang ang mommy mo yon? Pero kung siya yon, bakit di siya bumalik sa bahay natin? O baka ang tita mo lang? Kausap ko ang anak ko. Hanggang ngayon, ginugulo pa rin ako ni Sanya. Hindi pa rin siya tumitigil sa kahibangan niya. At kahit nakamukha niya si Carolina, hindi na niya kayang palitan sa puso ko ang asawa ko.